bilang kalau itu bukan kampanye. Mari ini sebelum dimasa saat kemulat. Apa namo ku anu ang sabi ni si Dosa Kong Pacho? Matalini matalini rang mga anak sa akin. Ato rin ang dalawang anak mong naghahanap buhay. Wala ka na bang nalalamang piling kung si Pacho? Hindi ba mamatay ng gutom? Kapi-kapi nagpupuyat ka sa pananahe. Saan mo dinadala ang ipag-ipag lang sa pihini ito? Naaalala niyo pa ba ang aktor na si Eddie Del Mar? Siya ay tanyag sa kanyang mga pagganap bilang historical at national figure sa mga pelikula, tulad nila Andres Bonifacio, Jose Rizal, at ang fictional character na si Crisostomo Ibarra. Maliban sa pagiging aktor, ay nakilala din si Eddie bilang screenwriter, director, at movie producer. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Nang ulo ay nasa kumbento, at dahil diyan, siya'y mahina at walang katutukan. Ipantay ninyo ang palakad ng ating pamahalaan sa palakad ng mga bayan na iyong narinig. Yan naman ay labis na. Dapat na tayong masyahan sa napagmamasdan natin ang bayan ay hindi dumarayang at hindi naghihirap tulad ng ibang lupay. Ang pinapayo ba ninyo sa akin ay yuko po ang aking ulo sa mga Diyos-Diyos? Oo! Oh! At inuulit ko! Iyoko ang ulo ang babayaan bumagsak! Bakit? Ako'y Katoliko. Malilis ko pang taglayang pananalig ng aking mga magulang. Bakit ko iyoko ang aking ulo ngayong maaari ko na mangitaas? Si Eduardo S. Magat na mas kilala sa kanyang screen name na Eddie Del Mar, ay ipinanganak noon October 13, 1919, sa Candaba, Pampanga. Ang kanyang ama ay si Albino Magat, at ang kanyang ina ay si Benigna Sanggalang. Siya ay nagtapos ng kursong Associate in Arts sa kolehiyo, at nagtuloy ng kursong Medisina sa University of Santo Tomas. Subalit dahil sa ikalawang pandaigdigang digmaan, ang kanyang pag-aaral ay naudlot, at si Eddie ay sumali sa ROTC contingent na ipinadala sa Bataan. Siya ay naging isang guerrilla fighter, at halos ibuwis ang kanyang buhay, upang makatulong sa pagpapalaya ng ating bansa. Matapos ang Second World War, si Eddie ay nagbalik sa pag-aaral ng medisina, subalit ito ay hindi niya natapos nang siya ay magkaroon ng oportunidad na makapasok sa showbiz. Isang araw, siya ay isinama ng kanyang kaklase sa pagtitipon sa tahanan ng mga Vera, na pamilyang nagmamay-ari ng Sampaguita Pictures. Habang nasa party, si Eddie ay napansin ng isa sa mga Vera na si Mrs. Dolores de Vera, at siya ay inalok nito ng screen test sa ilalim ng direksyon ni Jerry De Leon. Ito ay tinanggap ng binata, at sa kabutihang palad ay nakapasa sa nasabing screen test. Siya ay nakasama sa pelikulang Kapilya sa Maydaang Bakal noon 1947, na pinagbidahan ng mga artistang sila Oscar Moreno at Tita Duran. Dahil sa talentong ipinamalas ni Eddie sa kanyang unang pelikula, siya ay muling binigyan ng pelikula sa parehong taon. Nang mga sumunod na taon, ay sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto, at ilan dito ay ang Lumang Simbahan, Ulilang Kalapati, Damit Pangkasal, at Kaputol ng Isang Awit noon 1949. Pedro Pablo Juan at Jose, The Spell, at Juro Mentado noon 1950. Sisa, Makapili, at Dinukot noon 1951. Awa ng Birhen sa Baklaran, Malolos, at Troubadour noon 1952. Sa Kamay ng Tadhana noon 1953. Mutsa ng Paaralan, Ismay Gay Pusong Ginto, at Lourdes noon 1954.
Bandilang Pula, Mahika Blanca noon 1955, at marami pang iba. Sa mga unang taon ng kanyang pagiging artista, ginamit ni Eddie ang Eduardo Del Mar bilang kanyang screen name. Kalaunan, ito ay pinaiksi at siya ay mas nakilala sa pangalang Eddie Del Mar. Ang isa sa kanyang naging pinakamemorableng pelikula nang siya ay nagsisimula pa lamang, ay nang gumanap si Eddie bilang si Crisostomo Ibarra sa pelikulang Sisa noon 1951. Dito rin unang napansin ang kanyang husay sa pag-arte, at siya ay nakatanggap ng acting nomination. Matapos nito, nagbukas ang pinto para kay Eddie sa mga karakter na may national at historical relevance, kung saan siya ay madalas mapiling gumanap. Sa pelikulang Bandilang Pula noon 1955, si Eddie ay nanominate sa unang pagkakataon, bilang Best Actor sa FAMAS. Hindi man niya naiuwi ang trophy, ang kanyang popularidad naman, ay biglang pumailan lang, kung saan siya ay napabilang sa malalaking pangalan sa industriya ng panahong iyon. Noon 1956, gumanap si Eddie bilang si Jose Rizal sa pelikulang Ang Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Ang pelikulang ito naman, ang nagbigay ng lubos na tagumpay sa kanya sa showbiz, na habang buhay na bumago sa kanyang karera. Siya ay nagpamalas ng husay at talento sa kanyang pagganap na nagresulta ng kanyang pagkakapanalo bilang Best Actor sa FAMAS sa parehong taon. Makalipas ang ilang taon, si Eddie ay muling lumabas sa pelikulang May Relasyon sa Bayaning si Jose Rizal. Ito ay ang adaptation ng Noli Me Tangere, kung saan ay muli siyang gumanap ng karakter ni Crisostomo Ibarra, at nakatambal ang dating Miss Philippines na si Edith Vidal, bilang si Maria Clara. Nakasama din niya rito ang tanyag na aktor na si Leopoldo Salcedo, na gumanap bilang si Elias, at ang pelikula ay naging hit sa takilya. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay, sa mga pagganap ng karakter na may relasyon kay Dr. Jose Rizal, si Eddie ay pinangalanan bilang Knight of Rizal, sa selebrasyon ng 69th na kaarawan ng bayani na ginanap sa Calamba, Laguna. Siya ay nagpatuloy sa pagganap sa mga pelikula, na patuloy na nagbigay sa kanya ng mga acting nominations sa FAMAS. Noon 1964, muling nagpakita ng talento ang aktor, nang siya ay gumanap bilang ang bayaning si Andres Bonifacio, sa pelikulang Ang Supremo. Matapos nito ay unti-unti nang nawala sa limelight si Eddie, upang mag-focus naman sa kanyang personal na buhay sa labas ng showbiz. Siya ay muling nakita sa pelikulang Tinik sa Dibdib noon 1986, at ito ang kanyang huling naging paglabas sa publiko. Ang kanyang naging asawa ay si Milagros Amansek, at ang dalawa ay nagkaroon ng 9 na mga anak. Isa sa kanyang anak na si Louie Magat ay pumasok din sa mundo ng pelikula, at ginamit ang screen name na Eddie Del Mar Jr., bilang pagbibigay-pugay sa kanyang amang si Eddie. Noon November 8, 1986, sa edad na 67, si Eddie Del Mar ay pumanaw dahil sa lung cancer. Nawala man si Eddie sa industriya, ay nag-iwan naman siya ng marka sa mundo ng showbiz na naging inspirasyon ng marami, hanggang sa ngayon. Siya ay kinilala at pinarangalan sa naging mga pagganap, lalo na sa pagbibigay buhay ng karakter ng bayaning si Jose Rizal. Maging sa kanyang pagpanaw, ay binigyang halaga ang kanyang mga ambag sa industriya, nang si Eddie ay bigyan ng tribute sa kanyang centennial birth anniversary, na ginanap sa CCP. Si Eddie ay isa sa mga pinakahinangaan at nirespetong artista ng kanyang panahon, na habang buhay magiging bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikula sa ating bansa. Ngayon inalis ng kasawian ang aking piring, upang makita ko ang kakilakilabot na kabulukang sumisira sa bayang ito. At sila ang nagbukas sa aking mga mata. Inilit nila akong magkasala. At siyang manginibig nila ngayon ay maging filibustero ako. Tatawagin ko lahat ng mga nahihirapan. Ang lahat nung sa loob ng kanilang dibdib ay nakararamdam na may tumitubok na puso. At kanilang ng 300 taon ay inilad natin sa kanilang ating mga kamay, hiningan sila natin ang pag-ibig. Inangat natin sila yung matawag ng mga kapatid. Ngunit ano ang itinugon sa atin? Mga pagkutsa at halos hindi tayo kilala ng mga tao.
Dito ka maupo sa tabi ko. Kamusta ho kayo, Mansyanong? Salamat naman, Emong. Pinaunlakan mo ako. Ba't man ho hindi? Matagal na ho tayo magkasama. Oo, matagal na. Ikit na 20 taon. 20 taon na kitang ginugupitan, ano? Ang kinalulungkot ko lamang, hindi na ako makakaroon ng pagkakataong magupitan kita muli. Anong malay niyo, Mang Sianong? Sa ibang lugar tayo magupitan. Kung sa bagay, malamang yan. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Eddie Del Mar, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.